What's up mga katropa? Jamiegotyou here. So, ang i-review natin naman ngayon is dry cat food. At dahil puro wet food tayo sa mga past videos na cat review, pumunta naman tayo sa mga dry cat foods. So, ayun. First, unahin natin yung Powercat Kitten. Ayan. Takam na takam din siya dito pag ito yung sinuserve ko sa kanyang cat food. I don't know why, pero maybe because yung malilit yung bits niya, pero gustong-gusto niya rin tong Power Kitten pag ito yung sineserve ko sa kanya. Then, isa rin to sa brand na ni-recommend ni Angel Day. Plus, ito rin yung mga nakikita ko sa mga cat group sa Facebook na ito rin daw yung pinapakain nila. And for some reason, nung September, nagkaroon ng out of stock sa lahat ng Shopee and mga local pet shops. I don't know why, pero sabi niya baka daw na-stock daw sa customs. Pero ayun, nagkakaubusan ng Power Kitten kasi nga, takam na takam dito yung mga cats. I forgot how much siya per kilo, pero I think mga 200 below yun. Yung next brand naman is Special Cat. Well, ito, hindi ko alam bakit hindi nila gusto to, pati din yung mga puspin cats namin, hindi nila masyadong bet ng special cat for some reason. Hindi ba nila nafe-feel na special sila? Charot. Ayun, hindi nga din to gusto ni Tokyo. Like, gutom na siya, pero parang ayaw niya pa rin kainin. Like, alam mo yun, morning, tapos parang ito yung food ko? Tapos magmamiyaw siya ng magmamiyaw hanggang sa wala, lumambot na yung puso ko. Parang, shucks, magbubukas na ako ng wet food. Ayun. So, this cost 219 for 1 kilo and a half. Go for Royal Canin na hair and skin. So, ito, favorite niya rin tong brand na to pag sinaserve ko sa kanya. And maybe because ito rin yung pinapakain sa kanya nung bago ko siya kunin. So, ayun. And believe naman ako dito sa product na to kasi ano, talagang focusing siya sa hair and skin ng ni Tokyo. Like, makikita mo iba yung aura ni Tokyo after a day niyang kumain nun. Well, makikita, well, sabi naman dun sa ano, it's 7 days. Makita mo na improvement. Pero pag sa akin kasi, pansin na pansin ko kay Tokyo na one day pa lang, parang, uy, blooming ka, girl. Ayan. So, this cost 1,013 for 2 kilograms. Ayan. Meron din ako nakita sa Shopee na 960. So, search niya lang, but see the link below. Nilagay ko na rin din yung Shopee link. Then, another kind of Royal Canin na Persian for Kitten. Tinry ko sa kanya to, pero hindi niya masyadong bet tulad ng Royal Canin na hair and skin. Hindi ko alam, mas malit naman dito yung kibble niya, pero hindi niya masyadong bet for some reason. So, ayun, ang kumain na lang nito yung mga puspin namin. It's 1,130 for 2 kilograms. Mas mahal siya kaysa dun sa hair and skin. So, kung ako sa inyo, kung mag-RC ka lang din, mag-hair and skin ka na. And for this meow mix, in fairness, takam na takam din dito si Tokyo pag hinahain ko to sa kanya. For some reason, I'm not sure why. Pero, ayun, na-try ko to kasi na-curious ako na ano kaya, magustuhan niya kaya to. Ayun nga, nag-explore kasi ako ng mga dry cat foods na kung ano man yung magugustuhan ni Tokyo. Ayun, tinitrain ko na rin siya na huwag ma-upset yung stomach niya in case mawala siya or madampot siya ng iba. Ayun, kasi natututo na siyang tumalon-talon sa mga building. Wow! And tumakbo-takbo pag nag-open yung door. So, in case may makuha sa kanya, at least hindi ma-upset yung stomach niya at saka alam mo yun, kakainin niya kahit ano in case. So, huwag ka naman sanang tumakas sa akin. So, please, comment down below yung mga homemade cat food para itetestin ko kay Tokyo kung kakainin niya man yung mga recipe na sinuggest nyo. Ayun guys, watch out again for more cat food review with Tokyo. Well, wala siya ngayon dito kasi nag-attitude siya sa akin. So, ako na lang muna. So, siya na lang muna yung thumbnail ko. Thank you for watching!